Hello, hello mga bestie! Good morning! Ngayon ay May 29. Ayan, day off ko at maglilinis ako ng bahay. Tapos ito tatanggalin ko yung kotatsu kasi mainit na. Ayan, ito siya. Ito, tatanggalin na kasi mainit na para press ko na pag matutulog. Dito lang kami natutulog sa baba. Kaya tatanggalin na yun, mainit na. At napakaganda ng panahon ngayon, no? Sunny. Ngayon, kagigising ko lang 8:45 na. Kasi nagpuyat na naman ako kagabi. Basta pag day off ko, nagpupuyat talaga ako paggabi. Parang nare-relax ako pag ano, nanonood ako ng mga drama, ganyan. Ganun ako mag-relax. Kakain na ako ng almusal. Ginujumbi na. Hinahanda na ni Beskin yung almusal ko. May kwento pala ako kagabi. Kagabi nakahiga ako diyan, nanonood kami ng TV. Ako naman, nagsisipi. Tapos dito sa balikat ko, may gumagapang. Akala ko buhok. Kasi Makate, may parang gumagalaw. Akala ko buhok ko yon. Tapos pagtingin ko, may alupihan. Bigla ako nagulat, tapos ginanin ko siya, hinampas ko. Tapos sabi ko, mahal ko! Sabi ko, mahal ko! Nagulat naman si Beskin. Sabi ni Beskin. Nagulat si Beskin, sabi niya, ano yun? Diba sa Pinas, alupihan yun, sa Tagalog? Sa Nihongo kasi ano yun, ay mukade. Japanese mukade. Sa Tagalog, alupihan yun, diba? Nakakalimutan ko na eh. Grabe, alam mo niya dito sa bahay namin, nakakatatlong alupihan na ako nakakaranas. Kasi yung ano namin, dito yung paligid namin sa labas. Ano siya, lupa. Eh, syempre, di ba, pag basa, umuulan, di ba yung mga ganong insekto gusto sa basa? Kaya siguro nakakapasok. Tapos minsan binubuksan kasi yung bintana. Eh, di ba yung alupihan manipis? Maliit lang siya. So, nakakalusot siguro yan sa mga maliliit na butas. Akala ko kung ano na, talagang tinanggal ko agad siya sa katawan ko. Nakakapanindig balahibo. Sa gulat ko, syempre, ginawag ko si Beskin. Eh, natutulog siya. Ayun, naalimpungatan siya. Ang iniisip ko pag natutulog, no, paano na pag may alupihan. Siyempre, wala kang ano nun, wala kang ulirat nun, di ba? Meron akong pa-breakfast, di Beskin. Meron doon. Ayun. Ohayo. Ohayo. Yan si Beskin. Kamusta daw? Sino? Sila. Ano sila? Sila nanonood. Talo. Kung mabuti, sabi mo, mabuti. Meron shave. Ano yung shave? Merong hige? Ito pala yung bago kong iniinom na collagen, mga bestie. Orihiro. Matagal-tagal ko na siyang iniinom. So, i-review ko rin to sa inyo kapag pag may oras na ako. Collagen and placenta. Tapos meron siyang proteogurican. So, almusal muna kami. So, ayan mga bestie. Tinanggal ko na yung mga nasa ibabaw niya. Ayan yung kotatsu na tinatawag o ganyan. Pag winter kasi ganito, naglalagay talaga ng kotatsu sa bahay. Ayun, pampainit, papasok mo yung kamay mo dyan. Ay, kamay. Yung paa mo, gaganyan mo dyan. Tapos dito kasi meron siyang dikuryente na nagbawarm dito sa ilalim. Pero ginagamit namin itong heater, tapos nilalagyan lang namin ng tube na karton. Tapos tsaka papasok dyan yung init. Ayan, para makatipid din sa kuryente. So, liligpitin ko na yan kasi ang init na. Summer na ngayon. Isang araw, June na. So, mainit na. So, tatanggalin ko lang to and papakita ko sa inyo kung paano. Ganito siya, oh. Ayan. Pag summer, yun lang ilalagay mo yung kanyang mesa. Tapos, ganyan na siya. Tapos, ito yung pinaka-heater niya sa ilalim mo. Ayan. Ito. Pero, minsan lang namin ang ginagamit pag sobrang lamig na. Ito yan, o. Oh, dekoryente. Ayan siya. Ilalagay mo siya dyan. Nakakonek yan siya dyan. Tapos, dun yung saksakan. Tapos, liligpitin ko na rin ito. Tapos, papalitan ko na ng mas manipis na tela para malamig-lamig. Tapos, papalitan ko na rin yung cover ng aming bed. Ng cover ng aming pillow. So, ayan na siya mga bestie. Pag summer, ganyan yung itsura ng table na yan. And kapag winter naman, yun nga, nilalagyan ng kotatsu kasi talagang hindi pwede. Malamig talaga pag walang kotatsu. Tapos ito, manipis na yung nilagay kong sapin.
Tapos doon talaga kami natutulog ni Beskin. Matagal na kami dyan natutulog. Ilang taon na. Tapos ito, tingnan nyo, ang laguna ng halaman ko dito. Ayan o, ang laguna niya. Tsaka ang tangkad na niya o. Parang mas malaki pa to sa akin. Tingnan nyo pag malayo. Yan, malaki pa yan sa akin. Bibili ako ng basket niyan para maganda yung interior niya dyan. Hindi nakikita yung paso na madumi. Tapos ayan, yung halaman ko na mulaklak na si Lily. Ayan, si Lily. Ito si Calla Lily. Ay, hindi, ano siya? Water Lily. Ano? Peace Lily. Ayan, Peace Lily. Ayan. Medyo hininga lang ako konti. So, tapos na ako dito maglinis sa living namin. Dito sa dining kasi mamaya mag-grill ulit kami dyan eh. So, hindi ko muna tatanggalin itong newspaper. So, doon naman sa kwarto ni nanay, bukas na lang kasi bukas meron siyang day service or doon siya sa day service mag-i-stay ng hanggang 4 or 3:30. Kaya may time ako doon maglinis, wala si nanay. Ngayon nandyan siya, yung hirap pag nandyan si nanay. Tapos, yun, maghugas ako mamaya ng plato. And itong halaman ko, itong geranium, papalitan ko siya ng lupa. Pero isi-separate video ko siya mga bestie. Kasi parang plano kong mag-content ng tungkol sa halaman eh. So abangan nyo na lang yung tungkol sa mga halaman. Or kung paano, ganyan, how to propagate, ganyan, kung paano paramihin. Yun, bala ko siyang i-content. Itong geranium, ayan. Kasi tingnan nyo, oh, leggy na siya. Leggy. Ang payat, tas ang dahon. Pero, ang sipag niya mamulaklak, mga bestie. Ayan, oh. Sipag niyan, alam niyo, all season, lagi siyang may bulaklak. Hindi siya nawawala ng bulaklak kahit payat pa yung katawan niya, yung dahon niya. So, yun. Mamaya, gagawin ko yan. Isi-separate video ko. Hindi ko siya isasama dito sa vlog ko. And ito din, oh, yung golem plant. Maganda rin to. Yan, gagawa ako ng, ano niyan, video niyan. Meron na akong ginawang isa, and abangan nyo, malapit ko na yun i-upload. Itong, Crassula muscosa, ito, oh. Yan. Ito, ginawan ko na yan ng video. So, abangan nyo mga bestie. Marami akong gagawing video ng halaman. Sa mga experience ko lang, ah, hindi ako perfect sa halaman. Yung mga na-experience ko lang na alagaan, ganyan, kung paano, ganun. Ito, nakakatuwa ito mga bestie. Ang dami niyang baby. Yung maliliit na ano niya dyan sa dulo ng kanyang, yung kanyang, dulo ng kanyang dahon, ayan. Baby niya yan. At kung gusto niyo siyang paramihin, yan o. Talagang madaling paramihin yan. Pero ako, ayoko nang masyadong madami kasi mahirap ang space kapag winter. Kapag malamig, hindi ko alam kung saan ko sila ilalagay. Kaya, hindi ko na yan pinaparami. Yung iba, tinatapon ko na lang. Kasi mahirap kapag winter eh. Saan ko ito itatambak dito, diba? Dito lang kasi yung mainit na part ng bahay kapag winter. Tsaka dun kay nanay. Kapag wala si nanay, paano, diba? Walang space. Ito nga, itong bike na to. Itong pang-exercise na bike na to. Gusto ko na talaga itong ipatanggal. Si Beskin naman, ang tamad. Hindi niya ginagawa ng paraan. Gusto ko sana dito, yung shelf. Yung shelf na halaman, parang hagdan style. Kasi may ano dito, may araw. Maganda dito, may araw eh. Kaya pag naglagay ka dyan ng halaman, pak, ang ganda. Madami kang malalagay na halaman dyan. Kaya nung ito, storbo. Ginawa niya na lang sampahin ng mga damit. Yan, mga, hindi niya nililigpit ng mga damit. Ay, nako. Tapos andito, mga halaman ko. Ayan, oh. Ito, na-propagate ko na to sa bamboo. Pinutulan ko, pero hindi pa siya namumulaklak. Yung aking, a money tree. Ito naman ang aking Haworthia. O, ang gengking-gengking na niya. Or ang lusog-lusog. 2 years na to. 2 years na. At itong aking Calathea. Napaka-gengking na or napaka-lusog. At ito yung kanyang propagito. Malapit na rin siyang lumaki. At ito yung picture namin ni Besgen. Ito yung picture namin. Unang date yata namin to. Oo, unang date namin ni Beskin. Pero may kasama kami dyan. Oh, pero unang date, pero ang sweet, no? Ito naman yung unang dating ko dito sa Japan nung kinasal na kami. Oh, diba? Ang sweet. So, ito naman, pinropagate ko, oh, snake plant. Tingnan nyo. May ugat na siya dyan, oh. Pwede na siyang ilagay sa lupa. Pero, mas gusto ko sa tubig. So, ayan na mga besting. Maya, update ko ulit kayo kung ano yung mga ganap sa akin dito. Kasi gusto ko vlog. Gusto ko vlog lang muna, eh. Kasi natamad ako mag-review sa taas. Wala akong gana mag-ayos eh. Ano eh, may iniisip kasi ako eh. Alam niyo yun. Kira pag may iniisip ka, wala akong gana mag-video na, alam niyo yung review, ang ganun. Wala akong gana.
At least kapag vlog, para ka lang nagkukwento, 'di ba? Para ka lang nagkukwento, ganyan, oh, 'di ba? Si Beskin nag-aano siya, magpuputol siya ng damo. Ayun si Beskin, no. Oh. 'Yon, nagpuputol siya ng damo. Sipag-sipagan ng pege. Sipag-sipagan ng pege. Beskin. Beskin. Ayan, nagpuputol siya ng damo diyan. Liligpit ng mga tulok na damo. Ang init, oh. Ang ganda ng panahon, ang init. O, sige, mga bestie. Meron pala ako sa inyong ipapakita. Ito yung nahingi ko na halaman sa trabaho, Monstera. Nung Martes ko to hiningi, May 24, ayan siya. Tingnan nyo, nilagay ko lang siya sa tubig. Pinutol ko lang kasi yun dun sa trabaho. Ayan siya. Pag may ugat kasi yan na ganyan, at pwede nyo siyang putulin na malapit dyan sa ugat niya. At ilalagay nyo lang siya sa tubig at iintayin nyo magkaroon siya ng ugat dyan. Pero buhay yan kasi meron siyang ugat niya yan. Pati itong maliit. At iintayin nyo lang siya magkaugat dito kung gusto nyo siyang itanim sa lupa. Pwede nyo rin itong itanim sa lupa kung gusto nyo diretso. Pero ako, lalagay ko muna siya sa tubig. Oobserbahan ko muna siya kung mabubuhay siya. Pag may ugat na yan siya, tsaka ko siya iisipin na ilagay sa lupa. Pero maganda siya kahit sa tubig lang, sa vase, ayan o. Mas maganda siya sa bahay kapag sa tubig. Tsaka mas maano siya, matagal siyang yumabong kapag sa tubig. Mabagal. Kasi pag lupa, ang bilis niyang yumabong, katulad nito. Lupa yan. Tapos ang grabing yabong na niya. Diba? Ito yung pinakita ko sa inyo dati, diba? Ngayon, tingnan niyo, ang taas na niya rin. Ayan, tumataas pa siya ng tumataas. Ayan, ito maganda rin tong halaman na to. Ito ay Shingonium. Ayan, ang tawag dyan. Tagal na rin to. Malapit na mag 2-year-old sa November. Ayan siya, oh. Diba? Ito yung nanay ko. Si nanay baby. Kasi ito yung snake plant ko, oh. Hindi ko rin to nilalagay sa lupa. Kasi meron akong nakalagay sa lupa pero namatay. At ikukwento ko rin yung kung magagawin ko yung review. Tapos ito yung honeymoon namin ni Beskin. Ito, sa Batangas to. Sa Nasugbu. Ayan, dyan kami nag-honeymoon. Nag-honeymoon! Tingnan nyo naman. Oh, ang anok pa dyan, ang bagets ko pa. Ang bagets ko pa. Ang bagets. Ngayon, lola na. Lola na. Oh, ayan si Beskin, ang chubby niya pa. Ngayon, ang payat na niya. Ito yung nakuha ko sa nabulok kong bamboo. Basta ikukwento ko yon, yung nabulok kong bamboo. Ginupit ko and na-survive naman niya. Oh, may ugat na. Oh, diba? Maganda kahit sa tubig lang siya eh, oh. Ito tubig lang din. Dati sa lupa to eh, nabulok din yung kanyang katawan, kaya pinutol ko, ayan, nagkaugat na din siya. So yung katawan niya, ito, papakita ko sa inyo yung katawan niya. At saka pag sa tubig kasi, matagal siyang lumaki. At least tumatagal, mabagal yung paglaki niya. Hindi, pag lupa kasi ang bilis. Tumataas lang tumataas, kaya ang hirap din. Ito yung katawan nun, mga bestie. Ito, oh. Ayan. Ayan, no, meron siya dyan. Pero parang nahihirapan siyang lumaki. Ang tawag dyan is Reflexa dracaena. Kaya siguro hindi ko na ilalagay yun sa lupa. Ito. Hindi ko na siya ilalagay sa lupa. Ganyan na lang siya. Ang ganda naman kahit sa tubig lang. Tapos tingnan nyo, oh. Ito yung pinutol ko eh. Pinutol ko yan. Ayan, no. Meron na rin ulit siyang panibagong ito, branch. Panibagong branch. So, ang original niya, dalawa lang eh. So, naging tatlo kasi pinutol ko siya sa isa. Yan, o, diba? Ang cute. So, yun lang mga bestie. Mamaya ulit. Siguro magkakaroon to ng part 2 itong vlog ko kasi ang haba.